Guys, good morning. Today is Sunday and apparently it's going to be 31 degrees. Ito yung harapan ng bahay namin. As you can see, meron akong tatlong bottles ng tubig dyan kasi hindi ako maka-use ng tubig dito sa rainwater tank kasi sumasakit ang tiyan ko. So ito yung garage. Yan. Garage namin. At saka sa gilid ng bahay, ito yun siya. Papunta na dun sa likuran. So, yun naman ang front ng bahay namin dito. Tapos, meron kaming tree dito na nakaharang. So, para yung bedroom ko hindi masyadong makita from outside. Yan. So, naman yung neighborhood namin. Yan. So nakatira kami dito sa ibabaw talaga. Si cul-de-sac ito yung last na bahay sa ibabaw. So yan. Look at the formation of clouds. Really is very nice. So yun, mga ganitong oras pag Sunday talaga dito sa lugar namin, it gets really very quiet, very quiet. Yan. Dito kailangan pang linisan kasi ang daming mga weeds, kailangang patayin. Plano ko sana nalagyan ng mga roses dyan para maganda namang tingnan. Wala kasing time kasi work, alam niyo na ang daming bills na babayaran kahit dito sa Australia ka. Oo nga, may ang pagtingin ng iba pag andito ka sa Australia. Ang sarap ng buhay mo, hindi naman sa gano'n na masarap talaga. Nagtatrabaho din yung mga tao dito, tapos yung mga bills hindi pwedeng ipagpaliban lang kasi pag may mga bills monthly na kailangang bayaran nyo talaga kasi pag late kayo sa bayad may $15 na naman na ilalagay doon kasi late payment fee nila. So punta tayo sa loob ng bahay. Papakita ko sa iyo yung garden namin. Yung plants ko hindi pa namamatay. That's good. One of the plants na successful yung pag-replant ko. Oh, yan. Beautiful. Ito, inside plants ko yan. At saka naman, ito. Yan. Normally, nagpa-flower na yun siya. This time of the year. Pero this time, wala. Pangalan ito. Yan. Chinese. No, that's not Chinese lucky bamboo. No, it's a different name. Mali yata yung tag na nalagay ko. Ha? Okay. Punta tayo sa likuran ng bahay.
ito yung mga boxes ng pots ko na nilalagay ko lang dyan. Kasi minsan-minsan nag-repotting ako ng mga plants. Ito yung roses ko na hindi nag-survive. Namatay siya. Ito sa likod ng bahay namin, meron kaming small garden. Yan. Small garden, as you can see, ito yun siya. Ito yung beetroot. Masarap ang beetroot pag may, may salad ka, ganun. Tapos minsan-minsan, nilalagay namin sa sandwiches. Ito yung, yung tomatoes. Tomatoes namin. Yan, meron din pumpkin. Masarap ang pumpkin pag pag winter time. Meron din kaming mint. Dumami na yung cherry tomatoes ko. Yan. So, si husband, ang ginagawa niya, kumukuha siya ng yung vibrating toothbrush, then pinopollinate niya yung kamatis, kasi hindi siya namumunga, something like this, pag walang cross pollination ata na nangyari. I'm not sure how it works, pero wala kasing mga bees dito. Minsan-minsan ka lang makakita ng bees. Kasi andito kami sa in the middle of the town, very very close, mga 5 minutes lang andun ka na sa main town. Yan. At ito naman dito, meron din pumpkin. Meron kami cucumber. Look, yung cucumber. Very small. Yung malalaking tomatoes. Parang rust tomatoes ata ito. I'm not sure anong klase ito. Pero yan. Ganyan siya. Lumaki talaga ng todo. Pinabongga. Dito, meron siyang mga yung mga cabbages. Cabbage. Oh, hindi. No, hindi cabbage yung lettuce. Pero yung lettuce, it ended up taste bitter. Kaya kinuha na lang ng asawa ko, nilagay sa bin. Yan. Ito din. Merong tomatoes dito. Yan. Ito yung pumpkin. Daming tomatoes. Yan. Meron din kaming mga herbs. Mga ganun. Pati ibang klaseng herbs. Yan. Yung strawberries. Hindi pa namumunga. Ito yung blackberries. Yan. This blackberry sana, nag-cover na ito last year sa hanggang dito. Kaya lang, si husband, pinutol lahat kasi ayaw niya ng blackberries kasi daw nga, weeds daw. Pero I like it. Tignan mo. So, minsan-minsan, yung mga ibon, nandito, ibon. They like it here. Kasi nga, abundant sa mga food nila. O, yan. Masarap din yung kainin. Parang naghihingahos yung yung strawberries ko. Ito yung mga strawberries ko. O, tingnan mo. Kailangan ata ito ng ng plastic ata para mag siya or more soil para
mga ganyan lang yan siya. Kasi pag nasa soul, tingnan mo nangyayari. Parang nanlata eh. More berries. Yan. Yung strawberries ko. O meron ng, ano, nagsisimula na. Ito yung mga beans. Pero yung beans this year, parang, ano eh. It's not doing well this year. Ang dami sana. Yun. Dami sana ng beans. Yan. They didn't grow long. Ito yung potato. Potato, hindi pa, ano, ready na i-harvest. See more beans. More beans dito. Ayan. Pwede na itong i-harvest, I think. Lagay sa, ano, sa stir fry. More strawberries. Ayan. Tingnan mo yung anak ko. Nilagyan ng birdhouse ko, no? Para yung birds pupunta dyan. So, yun ang, ano, yung mga vegetables ko. On the other side, yan. Merong ano dyan, chicken house. Ipapakita ko sa inyo next time. Yan yun siya. Merong mga ano dyan, mga fruits. Different kinds of fruits. So, ito lang. Kailangan pang linisan. Kasi, ang stuff everywhere. Pag ang anak ko, si Alana, pag nagpupunta yan dito, minsan, nagdidigging yan siya. O, tingnan mo ang nangyari. Parang nagkakaroon ng hollow area. Kasi kinukuha niya yung mga soil nilalagay doon sa ano, sa kabila. Ayan. Meron ako mga plants din na kailangan ilagay sa ibang pot. Yan. Ipapakita ko sa inyo din yung ano, yung house ng bees sana. Yun, ito. Before, ang dami naming bees dito. Pero, parang nawalan sila ng gana. Nawalan sila ng gana. Umalis sila. Yan, sana. Yan. Sana, if yung bees hindi lumayas, marami sana kaming bees dito kasi ito yung bees house na ito, you can self harvest your own honeys, pero hindi siya nag-work. So yeah, I think that we are better off na, you know, we'll put this in a different location doon sa workplace ng husband ko. Alright, yeah, yun lang ang maipapakita ko this time, but next time, I will be showing you the other side of the house na merong mga fruit trees. And yeah, starting to, ano na, to heat up na, so yeah, mainit talaga dito ngayon, 431 degrees daw, so it's summertime here. So next time ulit! Bye!